Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobe ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Wala ka pang ipinakikitang maganda na hayop ka! Mahiya ka sa mukha mo, hindi mo pera yan! Pero por Diyos y por Santo, itong PCSO ngayon, itong general manager na si Melquiades Robles. Mel Robles, ikaw ang record mo ay talagang kawatan. Ikaw, Mel Robles, your days are numbered. Alam namin ang pagkatao mo. Sa corrupt official ka talaga ever since. Kaya ka tinanggal ni Presidente Duterte. Kinuha ka ng gobyernong ito. Dahil ang gobyernong ito, ang gustong ang inilalagay o nilulukluk sa kanyang mga ahensya ay lahat magnanakaw. Itigil natin itong martial law at pababain ang dapat ng bumaba na polvoronic. Lalabas ang video ng isang taong mataas. Napakatindi ng mga binitawang salita ni Sandra Cam patungkol kay Mel Robles ng PCSO. Dahil siya pala dati ay nakapwesto sa PCSO, kaya alam niya ang ginagawa nila ngayon. Pati na rin si Martin Romualdez, BBM at Lisa Marcos. At ang matindi ang sinabi niya na lalabas at lalabas ang polvoron video. Kaya hindi na mapipigilan na tanggalin ng taong bayan sa pwesto si Marcos Jr. Kaya naman lalong lumalakas ang panawagan at tinig ng taong bayan na bumaba na sa pwesto si Marcos Jr. Sa ngayon, masakit ang loob ko dahil nung kapanahunan namin nahihirapan manalo ng kahit 5 milyon buwan-buwan. Minsan lang nagkaroon ng almost 1 billion pero inabit yun ng 7 to 10 months bago nakuha ng dalawang winner na ang isa is construction worker from Samar and another one is a nurse from Legazpi City. Yan ang totoo na nananalo. Pero por Diyos y por Santo, itong PCSO ngayon, itong general manager na si Melquiades Robles, ninanakaw mo, ninanakaw nyo ang pundo na para sa taong bayan. Ngayon lang ako, even in the previous administration, walang nananalo ng 600 million, 140 million, 280 million in a month. Walang nangyayari yan. Inaabot kami ng 2 to 3 months for a mere 40 or 20 million. Ngayon, last December, dalawa na malalaking tinamaan, isang almost 400 million at isang 683 million. Saan napapunta? Sino ang tunay na winner? Kayo-kayo. Ang loob ng PCSO ngayon ay puno ng sindikato. Kung maalaala nyo, nung birthday ng GM Robles dito sa Malacañang, have you seen that video of Liza Araneta Marcos? Iba ang sabi niya, Mel, I love you. Sabay-sabay tayo magiging millionaire. Ang tanong ko sa'yo, Mel Robles, ikaw ang record mo ay talagang kawatan. Kung maalaala mo, nagsilbi ka rin kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa sa'yo? Tinanggal ka dahil sa korupsyon. Ngayon, kinuha ka
ng gobyernong ito para gumawa ng pera at suluhin nyo, lunukin nyo ng todo-todo ang pera ng mga mahihirap. Ako ay nananawagan sa sambayanang Pilipino na itigil nyo nang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Huwag kayong tataya sa loto dahil wala nang maibigay na pera. Dahil hinalo ng todo ni Robles para ibigay kay Liza Araneta Marcos at kay Bongbong Marcos. Dapat pumunta na kayo dito sa Liwasang Bonifacio dahil darating at dadating lalabas ang video ng isang taong mataas ng pulveron. Ah! Ating mga uniformed men sa Armed Forces of the Philippines at saka sa Philippine National Police. Imulat nyo ang inyong mga mata. Marami na sa inyo ang ayaw na sa administrasyong ito. Sa lahat ng Pilipino na huwag nang tataya sa loto. Ikaw, Mel Robles, your days are numbered. Galing ka din sa wala. Alam namin ang pagkatao mo. Por dahil sa corrupt official ka talaga. Ever since kaya ka tinanggal ni Presidente Duterte, kinuha ka ng gobyernong ito. Dahil ang gobyernong ito ang gustong ang inilalagay o niluluklok sa kaniyang mga ahensya ay lahat magnanakaw. Sinasabayan nung kami nasa Davao prayer rally, may sabay si Tambaloslos. Kilala nyo ba kung sino si Tambaloslos? Sinabayan ng pamimigay ng bilyon-bilyon kasama ang kanyang mga hudares na mga tongresman. Nung nasa Cebu naman kami, prayer rally, sinabayan naman kami na pumunta sa Siargao at pinag with 52 tongresman at pinagmamalaki na may 1.2 billion silang daladala doon. Saan nang galing yung pera niyong ipinamimigay? At ginagamit yung front ang DSWD, Mr. Speaker, perang binibigay ni Martin Romualdez ay galing sa atin. Galing sa taong bayan. Pero pag magsalita, I'm bringing with me 1.2 billion in Siargao. Mahiya ka sa mukha mo. Hindi mo pera yan. And now, you are dreaming to be the President of the Republic of the Philippines? Dreaming to be a Prime Minister of the Philippines? Wala ka pang ipinakikitang maganda na hayop ka! Marami akong mga congressman friends. Ako'y tinatawagan, Sandra, sister, tigilan mo na si Speaker. Mabait naman. Mabait ba itong masyadong walang utang na loob? Mabait ba itong namimili ng tig-ilang milyon bawat kongresista para sumunod sa kanya? Noong December, namigay ka ng 20 million plus 2 million cash sa bawat kongresista para lang magustuhan ka
na ilaban nyo itong Politicians Initiative. Itigil natin itong martial law at pababain ang dapat ng bumaba na polvoroni bago ako bababa. Bababa ako sa entablado. Pero pababain natin ang nasa Malacanang. Yeah! Tama? Huwag na kayong tataya sa loto. Tama! Dahil ang binubuhay nyo ay ang malalaking tiyan dyan sa Malacanang at itong si Robles. Kaya't patuloy lang nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Awa-awa ang mamamayan pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FVR at si BBM ng chance, pero ngayon hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVRRD na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno. Anong ito? Hoy gising, huwag matulog sa pansita. Kakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Visayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami isusunod sa aklasan? Sangusawa na kami at dahil sobrang mahal na nang gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katiwalaang ginawa nila. I love Pilipinas. Si Inday Sara, pati si Tatay Digong na biktima sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa na ang taong bayan kung manatili pa yan sa pwesto. Bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa 2 taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kilalanin niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. Akala ko itong Marcos at Duterte na tandem nung eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasundo sila bilang presidente at VP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years na sira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala na sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Karabi ng government, yung binoto natin, pinagkatiwala ang pamilya, ahas at nanunot lang. Natakang kami, bakit ito palang first lady ang walang advocacy samantalang lahat ang nagdaang first lady may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advocacy niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyung tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.